Game 2 na ng Adelaide 36ers dito sa NBL regular season. Makakaharap nila ang Illawarra Hawks na kung saan ay meron ng 1 win at 2 losses. Dito sa nakarang laban ng Illawarra Hawks ay tinalo lamang sila ng fourth wild cut sa score na 77-71. Nanguna para sa Hawks si George King with 25 points, 2 rebounds at 26 minutes of playing time. Samantalang sa 36ers naman ay naging kontrobersyal ang naging laban nila dito nga kontra Tasmania Jack Jumpers. Unang-una ay ang pagpapalaro lamang sa garbage time para sa ating kababayan na si Kai Soto dito sa 3rd at 4th quarter. Dahil dito ay maraming mga Pinoy fans ang nagalit at pati na nga din ang mga players kagaya na lamang ni Lester Prosper. Hindi naiwasang magsalita ng hindi maganda si Lester dahil sa hindi magandang playing time na binigay ni Coach CJ Bruton para sa ating kababayan, which is 5 minutes lamang mga chong. Ayon pa nga sa ating comment section na coach na nga daw ang problema dito sa 36ers. May mga nagsasabi nga din na lumipat na nga lang daw si Kai sa ibang team. Kung titignan natin mga chong, ang isa talaga sa mga dahilan kung bakit lumobo ng ganito ang kalamangan ng Jack Jumpers ay ang mababang field goals ng mga imports ng 36ers. Titignan kasi natin ang field goal ni Robert Franks, 6 out of 12 lamang siya. Samantalang si Cleveland naman, 5 out of 14. Samantalang si Craig Randall naman ay 6 out of 15. Napakasakit nito para sa 36ers dahil halos sa kanila lamang umiikot talaga ang bola. Sabi kong hindi naman masama na binababad ang mga imports na to dahil napakalaki ng ibinabayad ng 36ers sa tatlong players pa lamang na ito. Hindi lang maganda dito ay nawala na yung team play ng 36ers. Especially ang hindi na paggamit sa mga players kagaya na lamang ni Kai Soto. Surely, ayon pa nga sa ating comment section, 4 points, 4 rebounds, under 4 minutes of playing time is a very good performance na ipinakita lamang ni Kai na dapat talaga nasa loob siya ng court at hindi nasa bench. So, ang pinakamasakit lang dito ay masyado nag-rely si Coach CJ Bruton sa tatlong imports nila. Kahit nakikita niya naman na hindi nga nagiging effective itong tatlong imports na to. Mapapansin din natin dito sa laban na masyado naging pilit ang mga tira ng mga imports na to, which is not good para sa 36ers. Pumasok, swerte para sa 36ers, pero kung hindi, yun talaga malas para sa 36ers, which is yung nangyari kagabi. Tapos naging maalat talaga ang mga tira ng imports na to. So expect daw natin, sabi ni Coach CJ Bruton sa press conference, na magkakaroon ng pagbabago dito sa paglalaro ng 36ers. Sana mga chong na maapektuhan dito ang ating kababayan na si Kai Soto dahil nakakapanghina talaga kapag nakikita natin nasasayang yung talent ni Kai. To overhype mga chong, no? Nakikita ko lang talaga dito kay Kai, kailangan lang natin magtiwala sa kanya at ipakita niya talaga kung ano yung kaya niya. Confidence na lang talaga yung kulang para sa ating kababayan. At as a Pinoy fans, para kay Kai ang magagawa na lang natin ay supportahan siya sa kanyang journey dito sa NBL. So yun mga chong, anong komento nyo tungkol dito sa naging laban na to? At sa tingin nyo ba mananalo ng Adelaide contra Illawarra Hawks bukas ng 2:30 PM dito sa atin sa Pilipinas? See you on the next one!